Tiniyak naman na makikinabangan ang mga Pilipino sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum. Ito ang pagtitiyak ng delegasyon ng Pilipinas. Ayon kay Senador Mark Villar, inaasahang magbubunga ng mga karagdagang investment sa bansa ang mga naging pagpupulong ng punong ehekutibo. Sa tulong nito, mas maraming oportunidad pa ang mabubuo para sa mga Pilipino na magpapalago din sa ekonomiya ng bansa. Sinabi naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista na malagang pagkakataon din ito para makahikayat ng mga mamumuhunan sa sektor ng transportasyon. Sa katunayan, nagbayad na suporta si dating UK Prime Minister Tony Blair sa mga inisyatibo ng DOTR, particular na sa railway projects ng bansa. Samantala, sinabi naman ni kay Finance Secretary Ben Diokno na matagumpay na naibida ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-unlad ng Pilipinas sa global stage sa kanyang unang taon pa lamang sa pagka-pangulo. Asahan niyo po na lalong dadami po ang investment sa ating bansa. Walang tigil po ang pagtatrabaho ni President Bongbong Marcos dito sa Davos at sunod-sunod po yung mga meetings niya para magkaroon po ng additional investment sa ating bansa. At pag nakaroon po ng additional investment, syempre po dadami po ang opportunities sa ating bansa, dadami po yung job opportunities sa ating bansa at lalong asenso ang ating ekonomiya. Ako ang natutuwa na on the first year of the president ay masigasig siyang binibenta niya yung Pilipinas na. And this is the biggest audience na. And in fact, in this particular meeting, siguro later on, magkakaroon ng session for the Philippines only. Lagi ko sinasabi na this is our moment. Talagang we have a nice story to tell and it's just a matter of implementation para gumanda talaga ang buhay ng Pilipinas at mga Pilipinas.